Sarap to eh. Pongka ng tawag dito, di ba? Masarap to kapag summer dahil ma-hydrate ka dito at saka mabibigyan ka ng vitamin C. Paborito to ng hila. Kaya niya kumain ng 2 buo niyan sa isang araw. Sa isang kainan. Sa isang araw siguro kaya niya hanggang 5. Sarap. Kaya pala, gustong-gusto ng hila to kasi. Sarap. Medyo maasim siya. Tinitiis-tiis ko lang ng konti para pogi pa rin sa camera. Mas nangibabaw yung tamis. Last bite. Last bite na tayo. Asim. Nangasim kayo, no? Yeah, eto na. Bello na tayo. Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo, no? Kakaiba yung intro natin ngayon, ha? Yun, ang video na to ay tungkol sa iPhone 12 Pro. Kung ano yung masasabi ko sa kanya sa loob ng 3 buwan na panggamit ko. Actually, mainly ang focus ko nito ay tungkol sa camera niya. Pagdating sa video quality at saka sa photo. Kasi dun ako mas interesado pagdating dito sa iPhone 12. Kung paano ko siya nagagamit sa mga videos ko, sa mga vlogs ko. Tapos, isabihin ko rin sa inyo yung satisfaction ko tungkol sa build quality niya, sa battery, sa price, mga ganun bagay. No? Yung reviews overall. All, if you are into this video, stick to this video. Ang video quality nitong iPhone 12, meron siyang 4K, 24 frames per second at saka 30 frames per second. Mamimili ka lang doon kung kapag halimbawa mag-vlog ka, pipili ka doon. Pero most likely 30 frames per second ang gagamitin mo, ang gusto mong gamitin sa ganon kasi para yung movement, di ba? Na nabanggit ko yun doon sa isang video ko. Panoorin yun, ililink ko dyan. Kaya rin itong iPhone 12 hanggang 240 frames per second. Slow mo yun, ang swabe nun. So, maglagay kaya ako ng sample dito na panoorin nyo at kung ano yung... Ang kagandahan pa nito, madali ko na ita-transfer yung mga footage na galing dito sa iPhone 12 Pro papunta dun sa Mac. Madali ko siyang naililipat yung mga files. Halimbawa, mayroon akong video na gusto kong idagdag, kuha ako ng video tapos i-airdrop ko lang yan. Meron akong kwento dyan tungkol sa airdrop, yung isang kaibigan namin. Hi Vicky, how are you? Kamusta ka dyan? We miss you here. Happy birthday pala sa'yo. Siya yung nagturo sa amin kung paano gamitin yung airdrop. Kasi we are incapable of using our phone that time. Tinuruan niya kami paano gamitin yung airdrop. So hi, nabanggit ko yung airdrop at saka birthday niya. So hi, how are you? Hi kay Princess. Hi Princess. Kung mapanood niyo man tong video na to by any chance. I-rate ko na, no? So bigyan na natin ng rating ang satisfaction rating. Tawagin natin satisfaction rating from 1 to 10. No? So, ang satisfaction rating ko dito ay siguro nasa 8.5. Hindi 10. Kasi, pag ginagamit ko siya, tapos gusto ko makita yung video na kinuhanan ko, minsan naglalag siya or madalas. Madalas hindi ko siya agad na-view. Kailangan mo pang maghintay ng ilang mga minuto bago siya mapanood. So, it's not okay. Kasi minsan gusto mo na agad tignan yung kinuha mong video kung okay ba, di ba? So, pangit pag hindi mo nakikita, naghang. Kapag low light, yon kitang-kita mo pa rin na galing lang din talaga sa cellphone. Lalo na kapag ginagamit mo yung wide na shots, yung mga wide na camera niya, yung wide na camera niya, yun. Yun na nga, basta wide.
maraming ano, mga noises, grainy yung footage. Yung footage na kuha rin nito ay parang digitally enhanced. Halata mo na galing talaga siya sa cellphone din. So yun is sa mga problema ko pa dito sa iPhone 12 Pro. But I cannot complain. Okay na okay siya kumpara dun sa, basta malupit. Yun na yun, 8.5, mataas naman yun ha. Okay yun, 8.5. Tsaka kung wala kang ibang gamit na camera, buti nga ako ngayon, mayroon pa akong comparison na ganito, 'di ba? Yung iba nga cellphone lang ginagamit, tapos 'di ba? Ano pa sinasabi ko? Bakit ba ako defensive? Pagdating naman sa photo, dito sa iPhone 12 Pro, ang rating ko ay 9. Masaya ako sa resulta lagi ng mga photo nito. Ang titindi, hindi ko akalain na ganun ka nagaling sa cellphone. Gawa tayo ng comparison, syempre. Itong 70D, kumuha ako ng mga sample picture na galing 70D, tapos kukuha rin ako ng mga picture na galing sa iPhone 12 Pro at ipagkukumpara natin, okay? Tapos hulaan nyo kung saan galing which from each. Hulaan nyo kung saan galing na, kung saan kuha yung photo na yon, kung kuha sa cellphone o kuha sa DSLR camera. So, yan. So, yan. May mga nakita ba kayong mga pagkakaiba? O na may nahulaan ba kayo? So, let me know kung ano masasabi nyo, okay? Maganda rin yung option nito na RAW. RAW, RAW, yung RAW, nabanggit ko na yan sa isang mga video ko dito, pero so babanggitin ko na rin yung RAW. Ang ibig sabihin ng RAW ay mabibigyan mo ng mas maraming detail yung mga photo mo without losing yung details. Ano ba yun? Bibigyan mo ng mas maraming, may edit mo siya ng mas may edit without losing yung detail ng photo mo. Yun ang ibig sabihin ng RAW. Yun, ang problema lang pagdating sa photo nito, syempre kapag low light, kitang-kita mo pa rin na yung kahinaan niya. Kasi marami siyang, yung grainy siya, yung ganun mga, ano, hindi ganun kalinaw, wala mga detail. Yun, yung is sa mga downside pa rin nito, syempre. Tsaka yung zoom, yung telephoto lens nito, no, hindi siya po pwede low light. Tapon ang mga footage natin dyan. Pero syempre, kung wala kang option iba, why not? Use it, no? Gamitin mo. Bam, bam, bam. Okay na yun. So, ano ba ang overall rating ko na ngayon dito sa iPhone 12 base sa paggamit ko sa pang-araw-araw, kasama na yung pang-araw-araw na gamit na yung pag-text, pag-browse, pag-video, pag-photo, yung, basta yung pang-araw-araw, ano ang, at saka yung build quality niya, yan, ano ang masasabi ko dito, ano ang overall rating ko dito sa iPhone 12 sa paggamit ko sa loob ng 3 buwan. Masasabi ko ay 8 out of 10. Hindi perfect, syempre, of course. Pagdating sa build quality, wala akong problema, okay sa akin yan. Mukha naman siya matibay. Yung design, okay sa akin yung design. Ayoko lang nung notch. Pero okay lang naman, hindi naman problema sa akin. Pero kung maalis ng iPhone yon, ng Apple yon, alisin nila. Pero it doesn't matter. Tapos yung battery, nako, kaya itong gamitin hanggang 3 days na walang charge. Kasi hindi naman ako nanonood sa cellphone ng matagal. Hindi ako nanonood ng movie, hindi ako naglalaro ng games. Panggamit ko lang siya pag nag-notes ako. Kapag ginagamit ko siya kapag magka-timelapse, yun lang yung mga tagal na gamit itong cellphone sa akin. Kapag gumawa ako ng video, photos, yun. Pero yung gaming sa kung ano-ano pa, hindi. So matagal ang battery life sa akin ito. Hindi agad na lulobat. So okay sa akin, pero ibang usapan yun syempre kung iba ginagamit mo sa paglalaro, sa kung anong bagay, ibang usapan yun syempre. Yung bilis nitong iPhone 12 Pro ay matindi. Kasi kumpara ba naman dun sa iPhone 7 na ginagamit ko, yung transition ko from iPhone 7 to iPhone 12 ay malaking epekto sa akin kasi kitang-kita ko yung bilis. Yung pagkakaiba na pag nagbabrowse ako, mas mabilis yung iPhone 12 Pro syempre, tsaka mas. Ang problema lang talaga sa para sa akin kaya hindi siya naging perfect na phone kasi yung presyo, napakamahal guys, sobrang mahal. Kung babawasan nila yung presyo, perfect cellphone na para sa akin to. Kasi ang nasa imagination ko, nasa wild imagination ko, lahat ng tao naka-iPhone. Para ma-experience din ninyo yung mga sinasabi ko na to. Kaso hindi mangyayari 'yon kasi business 'yan eh, negosyo 'yan. So yun. Pero sana babaan nila yung presyo dahil nakakainis, ang mahal, sobrang mahal. Napaaganda nung mga feature na nilagay nila dyan, magandang cellphone, almost perfect, pero ang mahal eh.
sana naman, no, isipin nila yung gusto rin maranasan ng ibang tao, no. But, yun nga, negosyo to eh. Sana may napulot kayo dito kahit papano, na aral or nakapag-decide kayo na bumili ng iPhone 12 kung galing kayo sa ibang cellphone. Ito ang masasabi ko sa iPhone 12 Pro. Kung hindi pa kayo nakakagamit ng iPhone, ito yung para sa akin. May matutulong to sa inyo. Sana like, comment kayo guys, subscribe kayo kung hindi pa, and I will see you sa sunod na video. Bye-bye! May butas yun ah. Sa pa. Bye-bye! Meron pa din. Nalaglag na yung camera ko. Okay, so yun na lang. Bye-bye na guys, ha. Tunay na to.